Good morning, Kagri. Dito ako ngayon sa farm ng aking parents. So, birthday ngayon ng aking brother, kaya dito kami ngayon. So, papasilip po sa inyo itong farm nila. Actually, nabili ito nila 30 years ago. So, murang-mura pa po nung nabili nila ito, mga Kagri. Yan, ito yung bagong pathway na pinagawa ng mama ko. Wow. Ito yung view deck namin dito. Ayan yung mga pika-pika. Suman. So ito yung mama ko, Kagri, na mainit ang ulo. Hello. Yan. Mga ano, magaganda naming mga crew. Tara, dito tayo sa loob ng bahay. Ayan. Yung mga chikiting ko po, mga Kagri. Ha? Oh, ang daming pagkain. Woo! Ang busy ng mga crew dito. Busy-busy. Busy-busyhan. Ayan. Sana, panga? Ah, limpo. Jack Russell to eh. Ayan. Parking na. 4 liter. Panga. Woohoo. Parking sa panga. Oh. Pa-parking sa mon. Oh. Okay, mga Kagri, kain tayo. Parking sa panga. Walang tayo. Woo. Sarap ng ulam namin ngayon, mga Kagri. Yan. Mm-hmm. Mukbang tayo mamaya. Mm, ngam, ngam. Mm-hmm. Yan. Parang na dagat na lang kulang nito. So maraming salamat talaga, mga Kagri, sa walang sawang suporta nyo sa aming channel. Yung cameraman natin, yung si Warlito. Yan. Pati nyo niyang mukha mo to eh. Mm. What's up? Sikat na si Warlito. Ayan. Yan. Ito yung naong ito. Hinahanap to ng lamok. Holy word. Oo. Holy word yung nakakita sa kanya. Yan. Tara, Toy. Pasyalatin sila dito nga. Toy. Hoy. So, ito dito, mga Kagri. So, sinabi ko kanina, ito yung portion na tinamnan namin ng luya. Yan. So kung makikita nyo, mga Kagri, yung portion na yan ay halos mga luya yan. So yung target na nasa mga September po this year. So, kasi yung luya is mga 10 to 12 months po bago ma-harvest natin yung mga luya. So ayan lang po yung tanim dito, tsaka meron kaming mga mani dito. Yung mga... So ito yung cameraman ko, Kagri, Warlito. Warlito lang malakas. So sumama sila ngayon. So walang naiwan dun sa mini farm namin. Dito kami lahat. Ayan. So yung area namin dito, Kagri. So parelax konti. Oo. Sa Ukraine. Ihawin na lang namin yung manok.
kawawa naman yung manok kasi nag-umpisa nang tumamlay yung manok, yung breeder natin na base. So ayun, sa research ko po mga ka-agri, sabi doon na pag maagapan lang, pag maagapan natin agad yung ganong klaseng problema ay kaya namang ano, kaya namang gamutin. So sa case po namin ngayon ay ano, nahihirapan po tayo na ibalik yung organ niya saka mag-normalize yung health niya. So nagpasya na lang kami mga ka-agri, baka bukas po ay katayin na lang namin yung breeder po. Ayan po, di po talaga maiwasan mga ka-agri na mayroong mga pangyayaring kagaya noon. So ano, part na po yan sa pag-alaga natin. So kahit nakabakuna tayo, kahit anong ingat natin sa mga alaga natin mga ka-agri, ay meron talagang pumapasok paminsan-minsan na sakit saka mga pangyayari na di inaasahan. So patuloy lang tayo mga ka-agri, huwag tayo mawala ng ano ng pag-asa. So siguro pag ano, ilagay na lang natin sa ano natin, sa isipan natin, kung meron tayong mga 1,000 let's say mga 100 heads naman, okay, yung 3-5% ay ano talaga yun, prone talaga yun, meron talagang mortality mga ka-agri. So hindi talaga ma-perfect. So part na po yan mga ka-agri. Ang ano na lang natin is ay condition natin yung sarili natin na pag merong mga pangyayaring gaya niyan ay i-accept na lang po natin mga ka-agri. Yan po. So maraming salamat po talaga mga ka-agri sa mga maraming mga nag-comment dito sa ating channel at saka sa mga walang sawang sumusubaybay dito sa channel natin. Maraming salamat. Ayan, so ini-enjoy namin ngayon yung time namin dito sa Bukid. Inaantay lang namin yung mga bisita mga ka-agri. Birthday ng brother ko po. Itag namang ato kaupang. Di asa mong kape na to to eh. May ko dito. So relax lang muna kami ngayon dito mga ka-agri. Mamaya ay magtrabaho na naman doon sa manukan.